Good day. So today, tuturuan ko kayo paano gamitin ang Microsoft Excel para mag-check ng attendance. So for example, meron ka ditong list ng mga estudyante. Kasi ito yung itong nasa baba, ito yung actual list of students na na-download mo mula dun sa LMS or dun sa video conference meeting mo. So ngayon, instead of trying to look at this one by one, ang best na pwede mong gawin ay una, kung ito yung list, actual list of people na umatendon sa video conference mo, i-highlight mo muna ito lahat. Right click. Tapos hanapin mo dito sa nag-pop up yung word na sort. So pag nilagay mo dyan, meron kang first two options. Pwede mo siyang isort from A to Z or Z to A. So click natin yung A to Z. So ayan, na-arrange natin siya from A to Z. Ngayon, after natin itong i-arrange from A to Z, ang gagawin natin, i-highlight natin itong simula dun sa class list mo. I-drag down natin itong highlight until dito sa last cell na mayroong pangalan. And then punta tayo dito sa upper right side ng ating screen. Ngayon may makikita ka dito nakalagay na conditional formatting. Itong conditional formatting, yung tinutulungan tayo na ito na makakita ng mga trends and patterns sa ating data. So click natin to at meron mag-drop down. Ngayon, ang gamitin lang muna natin yung highlight cell rules. So pag meron tayong condition na binibigay, and then pag na-meet nito yung condition na yun, mag-highlight yan. So para mas maintindihan nyo, i-click natin dito. So for example, gusto nating hanapin yung mga pangalan na magkapareho. So dapat kung yung mga names dito sa class list, kailangan pareho rin dito sa actual na attendance natin. Tapos pag mayroong isang name dito, may isang pangalan dito na kulay white lang, hindi na highlight, ibig sabihin nun, wala yung pangalan na yun dito sa list na yun. So ibig sabihin absent yung estudyante. So hanapin natin yung duplicate values. At ayan. So bibigyan niya tayo ng option 2. Choose a color. So, pili na natin yung red. So, as you can see, kita natin kaagad, si Colombo Terhi. So, anyway, itong mga pangalan nito ay randomly generated. So, kung meron mga kapangalan to sa inyo, sa mga nanonood, coincidence lang yan. So, yan. Diba? Sobrang dali lang na mag-check. Lalo na kung yung attendees mo ng conference mo, sobrang dami. At least in this way, matetest mo kaagad kung makikita mo kaagad kung sino yung wala. Ngayon, reminders lang, kailangan make sure na parehong-pareho yung spelling ng pangalan ng class list mo dun sa nag-generate na pangalan dun sa meeting. Kasi masobra lang yan ng isang space, may iba lang ng ibang letter, may isang character, hindi talaga yung mag-match. Kailangan talaga exactly na pareho. Kaya sa simula talaga, kailangan mo talaga siyang i-double check. Pero once na makakuha ka talaga ng list na nagko-contain ng parehong name na generate sa video conference mo, you're good as gold na dito sa paggamit nitong conditional formatting sa Excel. So, next time, tuturuan ko kayo ulit ng iba pang mga tips and tricks para mas mapadali yung ating buhay ng pagkatrabaho. So, thank you. Goodbye.